Hi everyone, I'm back. Anna here. So may nagtatanong sa akin kung paano daw ako nakasurvive dito sa Canada na matagal na daw akong walang trabaho dito. Well, for the information of everybody, totoo mo talagang tambay ako ngayon dito dahil nga po nali-off yung company namin. So ayun na nga, 6 months yung kontrata ko dito, diba? Kasi yun yung pasok ko dito, seasonal worker. So pag seasonal worker talaga, yung kontrata talaga hindi aabot ng 1 taon, ganun lang siya. Pero depende po. Pero sa amin kasi 6 months lang siya, kibali, renew siya. April 10, dumating ako dito sa Canada. So April 13, nag-start kami ng trabaho. At ayun, tuloy-tuloy yung trabaho namin hanggang sa April, May, June, July. Pagdating yung July, na-layoff kami at ayun, wala na kaming mga trabaho. So bilang mga baguhan sa Canada, nag-aalala po talaga kami kung ano nang gagawin namin, saan kami kukuha ng pera, saan kami kukuha ng pambayad ng bills, sa mga pagkain namin, paano namin i-support yung mga sarili namin dito, paano kami makasurvive. So ayun na nga, nag-start ang lahat. Pero dahil mabait yung company namin dito, yung besenta na malaki talaga yung utang na loob namin sa kanila, libre kami ng bahay, kuryente at saka tubig. At nagkataon na swerte din naman kami kasi nga yung coordinator ng company namin ay isang Pinoy na matulungin, kaya binigyan agad kami ng record of employment. At syempre, kilala naman natin yung mga lahi nating mga Pinoy, di ba? Mabilis tayo sa mga ganyan, lalo na pag libre. Pero para saan nga ba yung record of employment? Saan ba yun gagamitin? So ito na nga. Dito kasi sa Canada, kung papasok ka dito as a seasonal worker, aware ka na may, pag if ever mag-layoff yung company mo at may kontrata ka pa sa government or may work permit ka pa, may employment insurance kang matatanggap galing sa government of Canada. So yun yung masayang part dito sa buhay namin. At syempre naman, 'di ba? Kasi pag libre, mas mabilis pa tayo sa kidlat, 'di ba? Galaw-galaw agad pag may time. Pero ano nga ba 'yung employment insurance dito sa Canada? Ito na nga siya, employment insurance ng Canada o tinatawag nila na EI. Sila yung nag-provide ng benepisyo sa mga taong nawala ng trabaho, na hindi naman nila kasalanan kung bakit wala silang trabaho. For example, bilang na-layoff, shortage of work, or seasonal worker, at ito na nga, dito ako na-belong. So, for example, may mga tao din na nakasama dito na binibigyan sila ng allowance ng gobyerno dahil hindi nga sila talaga makahanap ng trabaho na para sa kanila. So alam niyo na kung bakit maganda pumunta dito sa Canada, pero hindi lang yan, hindi ka rin mabibigyan yan kung wala kang trabahong ginawa sa buong taon. Dahil bago ka po makapag-apply sa government niyan, kailangan mo pong isubmit yung record of employment mo kung ilang oras ka ba nagtatrabaho sa taon na yon, kung nakapagtrabaho ka ba talaga, kasi kung hindi ka nakapagtrabaho, hindi ka rin nila bibigyan. Kititignan nila yung oras, kung ilang oras ba yung naging trabaho mo before ka nag-apply, bago ka na-layoff, kasi kailangan din nila ng proof of employment. The more na mataas yung oras mo, mataas din yung allowance mo from government. So yun yung maganda dito. At yan yung isang advantage kung bakit maganda pa rin pumasok dito bilang isang seasonal worker. Kasi nga kahit papaano, hindi ka po pababayaan ng gobyerno. At ito pang isang diskarte na ginagawa namin dito kasi wala na talaga kami magawa. Sobrang boring na talaga yung buhay namin. So syempre, iniisap lang namin dito, kain, tulog, gala. So, isang diskarte na ginagawa namin, ano yon? Pumupunta lang naman kami sa food bank. Ang food bank naman dito ay namimigay sila ng libreng pagkain sa mga taong walang trabaho o pwede sa lahat na basta gusto lang manghingi doon sa food bank center nila. So, wala pong discrimination dito. Basta't may ID ka lang, bibigay mo doon. So, bibigyan kanila ng napakadaming pagkain. So, ayun na nga. Malaking tulong po talaga. Hindi ka talaga magugutom dito. Sobra-sobra yung pagkain kahit wala kang trabaho. At sa mga nagtatanong naman kung bakit ayaw namin mag-part-time o maghanap ng ibang pagkakitaan, hindi po kasi pwede yon. Hanggat naka-close work permit kami sa aming company, bawal po kami maghanap ng ibang pagkakitaan kasi once mahuli kami ng mga pulis dito, mapapauwi agad kami sa aming bansang sinilangan. So alam naman nating lahat na mahirap, nakaka-stress mag-apply dito. So magpapakabait talaga kami dito kasi may allowance naman kami, kaya okay lang din. Pero alam naman natin na tayong mga Pinoy talaga sobrang masipag, hindi tayo sanay na walang trabaho at nagpapalibre lang. So ang ginagawa namin dito ngayon, naghihintay na lang kami ng work permit sa bago naming company. Yun yung ginagawa namin, nag-a-apply din kami ng full-time work dito para hindi naman pwedeng nagpapalibre ka lang lagi sa government, nakakahiya yun.
Kaya sa mga nagbabalak at sa mga pupunta na dito sa Canada, go lang kayo kasi talagang maganda ang buhay dito sa Canada. Basta masipag ka lang. Ala, tama na to. Ang dami ko nang sinasabi. Pero salamat po sa pakikinig ng aking kwento. So, sa mga pupunta dito, good luck. See you sa next video po. Bye-bye!